Alright, what's up mga duo? Good day po, kumusta po kayong lahat? So, it's Brian here of Kiren Dad Moto Vlog and with another video for today, which is yung very exciting news na recently lumabas, which is yung pag-launch ng bagong member ng lineup ng ZX series ng Kawasaki, which is yung Kawasaki ZX4RR KRT edition. Yan. So this is specifically for this model. Yung mga specs and features na pag-uusapan natin is for the ZX4RR. Double R po. Not the R, single R lang. Yan. So take note of that po. Ayun nga, so this is a very, very exciting news para sa mga Kawasaki fanatics out there. Yan. I'm sure na sobrang tuwang-tuwa niya sa pagkaka-release nitong news na to, pagkaka-announce nitong model ng bike na ito. Kasi as far as I can remember, way back 2019 pa, nung unang-unang lumabas tong ano na to, no? Tong model na to. So, how many years na? 19, 20, 21, 22, 23. So it has been 4 years na since lumabas yung rumor na magkakaroon na ng ZX4R, which is an inline 4 400cc bike, yan, sport bike. Yan. So pag-usapan natin yung overview ng bike dito as what's indicated in their website sa Kawasaki. And anyways, this model has been announced or released in the US pa lang yata. Correct me if I'm wrong. Wala pa sa ibang bansa, no? So sa kanila pa lang ni-release to. Sila yung unang-unang nakatikim ng bagong pamilya ng ZX, which is the ZX4RR. So overview. Ano nga ba yung mga features nitong Kawasaki ZX4RR? It says here that it has 399cc inline 4-cylinder DOHC engine, dual overhead cam engine. Number 2, it has a ram air duct intake system. Yan. So kung yung mga familiar sa Kawasaki ZX6R or sa 10R or dun sa mga higher models, meron po yung dun sa may pinaka-headlight niya sa front fairing, sa may wind visor sa baba na butas dun, which is yun nga, yun yung run air duct intake system. So ang purpose niya is to scoop or to collect much more air than usual para ipasok dun sa air box, which in return will help the bike in performing better. Next one is, says here, World Superbike Inspired Chassis. Yan. So yung mga ginagamit daw nila sa Superbike competitions, it was adapted to this ZX4RR's chassis. Ayan, pag-usapan din natin yan mamaya. Next one, we have the Kawasaki Quick Shifter or the KQS. Ayan, ito yung feature ng bike na kapag nakatikim kayo is you will never go back to a bike na walang quick shifter. So napaka-efficient, napakasarap gamitin, especially if you're a speed junkie. So what does this do is you don't need to close the throttle at the same time press the clutch lever para lang makapag-shift kayo or makapunta kayo sa second gear or sa susunod na gear. So all it does is it electronically interrupts or cuts off the electric ignition system para makapasok yung susunod na gear. So it's in a very short time. Yeah, very lightning fast yung pag-shift nyo. So kung iisipin nyo na pagka nag-shift kayo ng gear, you have to press the clutch, babagsak yung RPM just because mag-shift kayo sa susunod na gear. So with this one, very seamless yung transition from one gear to another. Ayan. It's an upshift. I'm not sure if meron din siyang auto bleeper,
However, wala naman nakasulat dito. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw niyo. Next one, we have the Kawasaki Traction Control or the KTRC. Yan. So, what does this do? It's actually a safety feature wherein pag na-sense ng motor na yung rear wheel is mas mabilis umiikot dun sa front wheel, it's gonna cut off the ignition system again, the electronic ignition system again, para hindi magtuloy-tuloy yung pag-slide ng likuran na gulong, pag-skid niya. So it's a very useful feature kasi for safety nga, no? So like for example, pag basa yung kalsada, it's gonna prevent you from skidding, from over skidding ng rear wheel, or kunyari may mga buhangin, or simply pag corner kayo, pag sobrang linyo, medyo napasobra yung throttle nyo, pag na-sense nung motor na medyo umiskid yung likuran, it's gonna control the ignition system. So, pipigilan niya yung power ng konti hanggang sa bumalik yung traction ng gulong sa kalsada. So, nifty feature. It's gonna save you one way or another. It's gonna save your lives one way or another. Yeah. Okay, so yun yung mga feature niya. So let's begin with the additional vehicle features. So number one, high performance suspension. Number two, assist and slipper clutch. So napaka-importante rin ito, especially dito sa mga nag-engine brake, no? Correct me if I'm wrong, pero one of the purpose of assist and slipper clutch is pag yun nagda-downshift ka, kunyari pag papasok ka sa entry, papunta sa apex mo, it's smoother. Hindi siya yung biglaan na pag engine brake mo. Oh, alam mo yun, yung parang nag-drag talaga yung motor, parang namimreno talaga siya. So it's gonna make it smoother para hindi mag-skid din yung likuran. Yan. Kasi pagka medyo abrupt yung pag-downshift nyo, tendency is parang magwawabol yung likuran. So, yun yung isa sa mga silbi niya. Another one is dual front disc brakes. Yan. So, 400cc bike before, yung Ninja 400, it's a twin cylinder, single front disc brake lang. So, this one is dual na. Yan. Very good feature. Yan. It's gonna help in performance ng motor at ng rider kasi mas magiging maganda yung braking. You can do a lot of late brakings or mas iiksi yung gap or yung what they call that, yung response time nyo. Yan. So even if medyo late na yung response time nyo para mag execute ng brake, it's still magiging much safer than a single disc. Mas malakas yung preno. Next one is integrated riding modes. Yan. So napakagandang feature nito. Bakit? You can change riding modes depending on the riding scenario or style nyo, kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo bang aggressive sobra or gusto nyo ba na chill ride lang. So dito kunyari sa MT-10, no, may 3 power modes siya, 1, 2, 3, 1 being the most aggressive, and 3 yung most subtle. So, kunyari, gusto nyo yung chill-chill lang, wala kayo sa mag-babak-bak-bak-bak, at least ma-aanin nyo siya, mapapaglaruan nyo siya. Next one, TFT color instrumentation with circuit mode, napakagandang feature. Yung previous bike natin, which is yung Z900 SE, ganito na rin yung kanyang display panel. It's already a color instrumentation. So, napakaganda sa mata. At the same time, it's gonna be a lot of help kasi pag nagra-ride ka, you have to maintain focus sa kalsada eh. Pero, syempre, from time to time, kailangan mo rin tumingin doon sa display panel mo to check for some info kung ano na ba nangyayari, kung gaano kabilis na ba yung takbo mo,
kung paubos na ba yung gasolina mo. So with this one, at a single glance, since napaka-clear nung display, you don't have to spend a lot of or longer time para tingnan kung ano yung hinahanap mong info dun sa kung ano nangyayari currently. So it's gonna save, it's gonna make you safer. It's gonna make the ride safer. Next one, smartphone connectivity via Radeology, the app. Yeah. So meron din ganyan yung Z900S natin. Napaka-nifty feature din ito. Sobrang ganda. Lahat ng nangyayari sa bike mo, lahat ng ginagawa mo is malalag on siya. Like yung speed, yung gear na ginagamit mo, yung temperature ng makina, yung alam ko pati elevation at yung location mo ma-record sa map. So at the later time after your ride, mapapag-aralan mo kung ano yung performance ng bike or yung kung ano yung mga pinagagawa mo. So kunyari, ituturo mo lang dun sa map, no, dun sa bandang Pampanga. Anong speed ko ba dito sa part na to? Kasi ito, nasa expressway ako eh. So, anong, gano'n ba kabilis yung takbo ko nito? Oh, 299 kph na pala yung takbo ko dito. So, it's nakakatuwa. Nakakatuwa yung feature niya. So yun yung isa sa maganda sa kanya. Next one, all LED lighting na. Napaka-importante nito. Bakit? Sa mga rider na, sa lahat ng rider actually, almost siguro lahat ng rider, nakamukha ako, when they do get a bike, tapos nakita nila na yung headlight kunyari is still a conventional bulb, matik yan, papalitan ng LED. Bakit? Mas maliwanag ang LED, mas maganda yung buga ng ilaw, mas malamig siya at mas mahina siyang kumonsumo ng kuryente ng motor. So it's not gonna stress the battery or the stator coil. Ayan. So isa pang advantage niya ng LED is kunwari sa headlight, no, kung mapapansin niyo yung mga lumang modelo ng motor na conventional bulb pa yung gamit, over time yung plastic na cover ng headlight is nagbibitak-bitak. That's the effect of conventional bulb kasi nga mainit. So from overusage, naluluto yung plastic, nagka-crack. So with LED, hindi nangyayari yung ganun. Malamig ang LED. Okay, so last but not the least, exclusive Kawasaki Racing Team, KRT Color and Graphics. So yung colorway niya is yung KRT edition, which is yung yun nga, yung green with some blacks and red and white and some stickers here and there. Magulong-magulo yung design niya, no? Racing. So magugustuhan to ng mga racing na katulad ko. However, sana maglabas din sila ng ibang colorway, like yung solid color lang na black, kasi may mga rider din na ayaw naman nila yung ganito na parang racing. Magulo yung design, so they want just a very minimalistic look. Yan. So hopefully maglabas din sila ng color base na solid lang, straight color, walang magulong mga stickers. Okay, so let's go with the top feature. Sabi dito yung power ang top feature ni ZX4RR. High revving, sabi, with feedback from other Kawasaki Ninja Super Sport machines, the engine's quick revving nature and direct throttle response offer strong low to mid range torque for city riding and screaming high RPM power, ideal for sport or track riding. So sabi dito, ayun nga, kompleto raw yung power band nitong ZX4R RR, no? So from low to high. So pwede siyang pang city ride kasi forgiving siya, hindi siya ganun ka twitchy. Siguro hindi ganun ka, actually, or normally, ang tuning ng gear ratio ng super sports or mga sports bike is lean towards sa mid to high RPM. So wala, no, normally medyo mahina yung low niya.
para hindi siya jerky, no? Hindi jumpy, hindi lulundag-lundag sa takeoff. Ayan. So, yun yung sabing isa sa kanyang top feature. Efficient performance. Sabi dito, yan. Number two, sabi dito, efficient performance. A trademark feature of Ninja ZX models, the RAM intake system features a central intake and side duct that work with a downdraft intake to improve cylinder filling efficiency to contribute to stellar engine performance. So, yun nga, yung kanyang air duct or air vent sa harapan, kung familiar kayo sa ZX6R, may butas na malaki yun sa may harapan, sa may ilalim ng visor, sa ibabaw ng headlight. Ang main function niya is to collect more air than usual to fill it in inside the air filter, which is gonna equal to better performance, cooling and performance ng engine, ng pagtakbo niya. So, isa yun. And then, let's go to the next one. Performance and sound. The exhaust system configuration contributes to strong power output and features a long silencer that produces a clear, crazy exhaust note that can only come from an inline 4-cylinder Ninja sport bike. So, familiar naman kayo sa tunog ng mga inline 4, no? So it's a screamer type. Yan. Tumitili talaga siya, especially in red lines, in high RPM. So, napaka-sweet ng tunog niya, pinong-pino na talagang ito yung ano eh, ito yung typical na sound pag sinabing big bike. Yan, yung mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga batang tuwan-tuwa pag dumadaan ka. Pag narinig nila na malayo pa lang, narinig na nila na may ganitong tunog, nag-aabang na yan, tapos pagtapat mo, kuya, bomba, bomba. Yeah. So, ito yung ganun tunog. Yeah. Matutuwa ang karamihan sa, or lahat siguro matutuwa sa tunog nito. Actually, yung ZX25R, kung familiar kayo, yun, actually, example naman yun na na-over naman sa pagka-screamer. So, napaka-sobrang screamer naman niya to the point na hindi na-match yung tunog niya dun sa speed ng motor. Wala lang, naisingit ko lang. So, let's go to the next one. Smooth shifting. The Ninja ZX4RR KRT Edition Super Sport features a smooth shifting 6-speed transmission, making it specially well-suited for accelerating out of corners when sport or track riding. The dual-direction Kawasaki quick shifter enables clutches, upshifts, and downshifts for seamless acceleration and quick deceleration. Yun! So, confirmed, may auto-blipper din siya or may quick shifter siya na pababa. So, which means, it's pwede mo siyang habang habang papasok sa iyong entry point, pwede ka na mag downshift without even pressing the clutch lever and without closing your throttle, gas throttle. Ayan. So, napaka nifty feature, napaka efficient lalo na sa mga sporty riders or doon sa mga magta-track days. Magugustuhan nyo for sure to. Ayan. Smooth din yung shifting, 6-speed transmission. Normally, 6-speed, ayan, pagka mga high-performance engines na. So that's not a very new feature din naman, no? It's not parang bulaga na, oh, 6-speed. It's normal. And then, let's go to the next one. Keep the momentum. A racing develop assist and slipper clutch provides a light clutch lever pull and reduces back torque when excessive engine braking. Of course, due to quick or unintended downshifts. This helps prevent rear tire hopping and skidding. Yeah. So, napag-usapan na rin natin to, yung downshifting when you are about to enter your entry point pagka po-corner ka. So, the slipper clutch helps in assisting the transition to be smooth. So, hindi siya yung parang mag
na alam mo yun, grabe mag parang pinu-pull back yung motor kasi nag-downshift ka nga. So with this one, it's gonna smoothen out that maneuver para hindi mag-skid yung gulong mo habang pumapasok ka sa corners, no? Which is equal to safer cornering. Ayan. Okay? And so we're done with the top features. Saan na ba tayo? Okay, so now let's go with I think that's about it sa kanilang website. Meron dito mga additional info like yung about sa handling, about sa electronics, ergonomics, styling, which is pretty much self-explanatory na, and parang kasama na rin siya din sa mga diniscuss natin. So siguro hindi na natin dadaanan yung mga yan para makatipid tayo sa oras. And we'll go directly to my opinions, my reaction, my takes dito sa bagong nilabas nila na model na to, no? Yan. So, for me personally, ako na excite ako for hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ibang riders na nangangarap na magkaroon ng 400cc bike. Which is yan, isa sa mga bucket list or wish list ng mga riders na makapasok sa expressways like SLEX, NLEX, TPLEX, CCLEX, yan, makapag-ride sa expressways and experience that kind of riding. Yung maganda yung scenery, ang lawak-lawak ng kalsada, and top speeds, yan, which is bawal ha. Bawal. May speed limit po tayo sa ating mga designated expressways. Yan. However, syempre yun nga, wishlist ng mga riders yan, makapasok. At the same time, kasi may mga nakakapasok naman na ibang models, no, na existing models like the Ninja 400, Dominar 400, KTM Duke 390, etc. na nakakapasok naman sa expressways. However, this one is very different kasi nga yung engine niya is inline 4 na. So, nakapasok na tayo sa expressways at the same time. Grabe yung feeling ng inline 4 yung daladala mo. So, it's very overwhelming, no? Naiintindihan niya ng mga naka-experience na ng inline 4s. Magkaroon ng inline 4s at makapasok sa mga expressways. Very incomparable yung experience. Though, syempre, iba mas gusto sa twisties. Yan. Ibang experience din. You should try it out din naman. And paminsan-minsan ako, kamukha ako, mas mahilig ako sa twisties. Paminsan-minsan kung sawa na sa twisties, I do some bandaw yan sa expressways. Masarap din naman. Saka, syempre, makakapunta ka sa mga far part ng ating bansa. Yan, nang walang traffic. Minsan may traffic. SLEX, yan, madalas. However, what I'm trying to say is, yung malalawak ba na kalsada? Nagigets nyo na yun. Yun nga. So, natutuwa ako na maraming natutuwa dyan. Maraming bibili for sure nito. Kasi nga, hindi siya ganun siguro, well, hindi siya medyo pricey rin siya, pero what I'm trying to say is for a 400cc inline sport bike, super sport bike, it sounds justifiable naman yung price niya. So, ayan, pag-usapan natin yung price niya. So, this one is rumored to come out to Philippines at an SRP of 540,000. Which is not bad, no, for an inline 4. However, ang take ko lang dito is napakaraming letdowns nito para sa akin. So, iisa-isahin natin siya.
So para sa akin yung 540,000 is somehow sana may sana mas itong mga babanggitin ko na letdown sana na upgrade na nila or na hindi na lang sana ganito yung mga inabit nila kasi 540,000 is parang ang laking pera na eh, parang hindi pa nila ikabit itong mga babanggitin ko. Number one, yung swing arm. So, doon sa mga familiar sa mga top-end models, mga high-end models, mapapansin nyo na yung unang-una yung swing arm is hindi yung diretsyong bar lang na manipis lang, no? Kung ito, for example, itong MT10 ko, kung makikita nyo yung swing arm nito, siya yung type ng swing arm na alam mong they spent a little more time and a little more effort para i-design yung part na to. Kasi ang unique ng design niya, siya yung malalapad na bars na may papend-bend pa, may butas-butas pa. Yan, all those things na malaki naman yun na i-improve sa handling at durability at the same time sa itsura ng bike. Yan, so dito sa ZX4 RR, it looks like it's hindi siya sobrang diretso pero hindi rin naman siya yung sinasabi kong somewhat special na special looking na swing arm. Ayan, so number 2 yung kanyang frame, yung kanyang main frame. So it says here that it's only gonna be fitted with a trellis frame. Hindi ko naman minamalit si trellis, no. I've had bikes na naka-trellis na rin or may mga bike din na high-end na naka-trellis na rin like yung mga Super Dukes. Ayan. However, for me, mas premium yung itsura ng kagaya nito sa MT10 na yung, again, malalapad na chunks of metals na naka-design, may mga bend-bend. It makes the bike looks more premium, more maangas. Ayan. And hindi ko naman din siguro masisisi for a 540,000. Hindi ko masabing malaking halaga na yun para hindi nila makapag-equip ng magandang frame. Pero hindi ko rin masabing mura siya para hindi nila lagyan ng ganun yung classic frame. Ayan. So para sa akin, that's a big upgrade sa ng 6R. So if ako yung papipilihin between sa itsura ng 4RR sa 6R, I'll go with the 6R all day long. No questions asked. Yan. Another thing is yung front calipers. It looks like it's a Kawasaki proprietary front calipers na nakakabit dito as compared to the 6R's Nissan calipers. So again, no brainer. I'll go with the Nissan all day long. No questions asked. Yan. So sana hindi na nila tinipid. Sana Nissan na lang yung kinabit nila. And one last thing, yung front fork. It looks like it's just a semi-adjustable front fork as compared to the 6R's fully adjustable front forks. Yeah. So again, that's gonna be a big letdown for me. Bakit? Kasi napaka-importante rin ng adjustability ng front fork kasi kamukha nito, ina-advertise nila ng all-rounder to. You can use it on track. And you can also use it as a daily commute. So, di ba pagka mag-track day ka, you have to tune your fork, your suspension, kailangan matigas. And then pag mag-city riding ka na, kailangan mo na ibalik sa softer kasi bakit? Matatagtag ka masyado if matigas naman yung, hindi mo na lalambutan yung suspension sa city riding. Masakit sa katawan, hindi comfort yung riding. Vice versa sa track day, hindi mo naman pwedeng yung ganun kalambot na na front suspension is gagamitin mo sa track day. Ano naman, masyado ka naman tawag dito, papasok sa sa loob. So what I mean is, ayun nga, sana nilagyan na lang nila ng fully adjustable kahit siguro yung hindi ka ng ka-high-end na front fork, as long as fully adjustable siya, that can suffice your, or that can improve your experience in and out the track.
And then ano pa ba? yan, para kanino nga ba itong ZX4 Double R? So ito yung for me, para to sa mga sporty or very aggressive riders, yung mahilig sa cornering, mahilig mag-track days, and at the same time yun nga, since it's an all-rounder, pwede nyo rin gamitin on a daily basis. Hindi siya masyadong nakakapagod according dito, hindi raw ganun ka sub-sub yung kanyang sitting position, yung ergonomics. So we're hoping na totoo, kasi sa kamukha ko, kunyari, medyo nagkakaedad na rin. Pagka sobrang subsub ng motor, medyo it's already taking a lot of toll to the body. Nakakapagod na, nakakapilay ng likod, ng braso. So, mas maganda sana yung somewhere in the middle lang. Hindi ganun ka aggressive yung ergonomics, and hindi rin naman ganun ka comfy, ka chill. So yun yung sanang meron si ano, ZX4RR. Ayan. So aside doon, siguro wala na, no. This is gonna be for sure a very very high performing bike. I think it's gonna deliver, and it's gonna live up to its name. Ayan. Never pa naman gumawa si Kawasaki ng something na sublime, no? So we're expecting a very very nice bike, yan, in the upcoming months. So hindi natin alam kung kailan siya i-release dito sa Philippines, pero most likely malapit-lapit na rin yan, since nag-start na rin i-roll out sa US yung kanyang launching, yung announcement at yung release yata, correct me if I'm wrong, alam ko ni-release na rin sa US. So malapit-lapit na rin yan sa Pilipinas. Ayun, so hopefully when this unit is released, makapag-try tayo ng mabigyan natin ng first impressions, or if makakahiram tayo and have it for a couple of days, magawa natin ang basic review. Ayan. Sobrang excited din ako sa bike na to. Ayun, if you have some questions, ayan, you can comment down below. I'll try to answer them as fast as I can. Ayan. And thank you so much sa mga nanood. Please do subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe na nanonood po ngayon. Please do subscribe para naman po I can maintain, or I can sustain the page. And hindi naman po tayo nag-monetize pa. However, what I mean is yung parang supportan nyo is equal to yung gana ko na gumawa ng mga bagong contents. Siyempre, mas maraming sumusuporta, mas ganado po tayo na gumawa ng mga additional contents. So, watch out po sa mga susunod po nating contents. Si Kid and Dad po focuses on a lot of things. Mainly, of course, yung motor vlogging na, yung tungkol sa motor. Mahilig po tayong mag-motor, kasama ko yung anak ko. Food review, mahilig din po kami yan. Kasama naman sa ride yan, kakain kayo sa mga lugar na pinupuntahan nyo. Mahilig din kami yan, mag-try ng iba't ibang pagkain. Tech reviews, pag kunyari wala po akong rides, wala kaming rides. And may mga gadgets po tayo na pwede natin i-review. Yan, I'm also making contents about text. So thank you so much, and see you on the next one. Thank you. Peace. Love y'all.